Actually, nasa second wave tayo. Yung first wave natin, nag-umpisa, batay po ito sa mga atin, mga Batikan epidemiologists, na ang first wave natin happened sometime in January, nung nagkaroon po tayong tatlong kaso ng mga Chinese nationals from Wuhan. Naalala niyo po yun, ano? Nagkaroon po tayong tatlong imported cases. Yun po ay kinikilalang first wave. Maliit lang na wave, kaga. Pero ngayon, as a second wave tayo, at ginagawa po natin ng lahat para nga ma-flatten yung epidemic curve, at para nang sa ganon ay magkaroon po tayo ng sapat na panahon na mapaunlad at maitaas ang ating kakayahan sa sistemang pangkalusugan, ramping up the health system's capacity. Ngayon po, yung tanong ninyo ay paano ba natin ito may iwasan, yung third wave, kung babalik. Kasi gayon po, ay nagluluwag po tayo paunti-unti from ECQ to modified ECQ. Hopefully, pumunta tayo sa GCQ, maging modified GCQ hanggang sa malumbalik tayo sa mapuntahan natin yung new normal. So, ang mga ginagawa po natin, unang-una, ay sinisiguro po natin na ang minimum health standards ay nakatalaga. Ano po ba ibig sabihin itong mga minimum health standards na ito? Number one, kailangan po to reduce vulnerability by increasing physical and mental resilience. Ibig po sabihin ito, mag-adapt ng healthy lifestyle. Ang mga tao ay kailangan pong kumain ng tama, uminom ng mga vitamina, mag-exercise, siguraduhin ang mga gamot ng mga taong may mga karamdaman ay naiinom ng regular. Pangalawa po, minimum health standard will be reduce transmission. Paano po gagawin itong reduce transmission? Ibig po sabihin ito, kailangan ng mga hakbang ay nakatalaga katulad po ng wearing of mask. Ito pong cough etiquette. Ito pong atin na tinatawag na paggamit ng mga disinfectants. Ano? Hindi po natin pwedeng maliitin itong mga bagay na ito dahil talaga pong ito po ay tiyak na nakaka-effective po ito sa virus, sa COVID virus. Tapos yung pangatlo po is to reduce contact. Ibig po sabihin nito yung physical distancing. Kailangan po rito ay may 1 meter na pagitan sa gitna ng mga tao at sa mga sasakyan, ganun din po, kailangan meron pong mga harang o mga engineering controls or barriers para masiguro po na ang mga tao hindi po dikit-dikit at hindi po sila magkakatabi-tabi at bababa ang tsansa na magkahawaan. At pang-apat po naman ay reducing the duration of infection. Ibig po sabihin nito, early detection is the key. Hindi po pwedeng pabayaan natin yung mga taong alam natin. Lalo na po sa mga pamahalaang lokal. Dapat malalim nito, early detection is the key. Hindi po pwedeng pabayaan natin yung mga taong alam natin na lalo na po sa mga pamahalaang lokal. Dapat malakas po yung local health system, malakas po ang pagmamonitor ng ating pong mga kababayan na kung meron silang sintomas ay ina-isolate na po kaagad at sila ay sinasa ilalim sa PCR testing at ika-quarantine po yan for 2 weeks. At yung contact tracing po, napakamahalaga, ito ay dapat isagawa para mahanap yung mga taong nakasalamuha nung pong positive COVID case. Yes, good afternoon, Secretary. So are we saying mali po yung naging interpretation ni Secretary Duque pagdating po dun sa sinabi po niyang second wave? Nakausap na rin po ba natin si Secretary Duque as we had consultations also with other medical experts? What did he say dito sa sinabi po ninyo na we're still on the first wave? Tatlong beses ko rin po nakausap si Secretary Duque. Gaya ng aking sinabi, no, lahat po ng profesional, iba-iba naman ang tingin, ang opinion sa mga parehong siyensya at parehong datos. So siguro po, yung naging consultant ng
DOH ay ang tingin niya yung tatlong kasong yon ay sapat na para maging wave or wavelet. Pero ang tingin naman po ng marami, no, at marami naman po tayong kininsulta, no, tatlong dalubhasa rin, eh kinakailangan po basahin niya na kabahagi ng iisa lamang wave. Kasi nga po, ang tinitignan natin ay yung number of incidents ng community acquired transition over a period of time. At alam niyo naman, sa siyensya, meron tayong de minimis, no? Yung tatlo namang yon, napakaliit po para maging isang wave din. So, sabihin na lang natin, hindi nagkamali, kundi nagkaroon ng kakaibang opinion. Okay. So, how do we appease, sir, yung public confusion and public alarm because of contradicting statements from DOH and also from some members of the cabinet din po? Because ang naging interpretation ng marami nating mga kababayan, bigla ang may surge of cases ng COVID-19 when he mentioned there's a second wave. So, what is our message to the public who are now confused about this? Ay, pasensya na po kayo, no, mga kababayan. Pero nagsalita po ang presidente at pinaninindigan po natin ang sinabi ng presidente. Kinakailangan gumawa pa rin tayo ng mga bang upang maiwasan ang second wave. Nagpapaumanhin po kami kung kayo'y na-alarma, pero ang katunayan po, ang siyensya naman po, at saka importante yung pagbasa sa mga waves para alam natin ang gagawin na response. Whether be it a wavelet or a first wave, ang katunayan naman po, ang importante, maiwasan natin ang second wave na mas maraming kasong magkakasakit. Dahil kung titignan po natin ang kasaysayan, yung Spanish flu pandemic, na yan po yung huling pandemic na na sumalanta sa buong planeta, mas malaki po, mas marami pong namatay dun sa second wave. Ingatan po natin yan, stay home, practice social distancing, wear your mask, and observe proper hygiene. Okay, Secretary, dun po sa accusation ni Senator Franklin De Lon na overpriced daw po yung COVID-19 testing being shouldered by PhilHealth. Ang sabi daw po niya, DOH allegedly purchased twice the price or twice yung as expensive yung mga napapurchase po ng private groups, and there are calls for the President to look into this alleged irregularities. May balak po ba ang palas to look into this at ipanawagan po ba tayo since we are talking about huge government funds here? Paumanhin po, no? Pero kami mga abogado, may tinatawag kaming conflict of interest. May conflict of interest na po ako dyan dahil ako mismo nagsampa ng mga kasong kriminal laban sa mga kurakot sa PhilHealth. Hindi na po ako magkukomento. Ang gagawin ko na lang po, ipo-forward ko itong bagong akusasyon sa office po ni Secretary Kitain, Office of the Special Assistant to the President, dahil si Secretary Kitain din po, siya yung gumawa ng naunang investigasyon sa PhilHealth na nagresulta sa pagtanggal ng ilang mga miyembro ng Board of Directors ng PhilHealth. Ipo-forward ko po lahat po ng transcript ng Senate proceedings, lahat po ng PowerPoint kay Secretary Kitain, pero ako po, hindi na po ako magkukomento. Conflict of interest. Okay po. Sir, last question na lang po from me. May apela po si Governor John Vicrimulla sa IETF. Baka daw po pwedeng payagan yung backriding po sa mga motor kung mag-asawa naman po yung magkasama. Meron po siyang sulat. Ang sabi po niya, kung ang mag-asawa, magkasama naman daw po sa kama na tutulog, magkasama sa mesang kumakain, baka pwedeng payagan naman po sila. No? They're willing to issue couple pass sa kanilang LGU kung papayagan po ng IETF. Ipararating po natin yan sa IETF, lalo-lalo na galing po yan kay John Vic, Governor John Vic Rimulya. Ang tawagan po namin ni Governor John Vic, kamukha. Rocky? Opo, good morning, Secretary. Yung pong tanong ni Chris na una, na tanong na po ni Joyce about nung sa second wave na statement ni Secretary Duque, yung second question na lang po, sinabi po ni Secretary Duque na hindi raw po malayo magkaroon ng third wave na coronavirus disease 2019 kapag isinailalim sa general community quarantine ang Metro Manila. I think malinaw na po yan, no? Dahil wavelet, na hindi naman dapat bilanging wave yung tatlong kaso ng mga Chino, ang sinasabi ni Secretary Duque ay kapareho rin ng sinasabi ng Presidente. Kinakailangan gumawa ng mahakbang para maiwasan ang pagdating ng second wave. No? Kaya nga po, naka-MECQ pa rin ng Metro Manila. At hindi naman po tayo magmamadali para ma-ilif ito kung hindi tayo sigurado na ang number one, ang kurbada ay nafa-flatten. At number two, sapat po ang ating kakayahan na magbigay ng critical care. Dahan-dahan, unti-unti, hinay-hinay. Ganyan po ang ginagawa natin sa pagbukas ng ating ekonomiya. TV, Medical Societies, and DOH
said it is not cost efficient and would give false results if companies and LGUs use rapid testing to employees and people in communities. There are still LGUs who are doing this and some are planning to conduct rapid testing. What is your comment on this, po? Is it better if an order be issued to make it clear that rapid testing is not applicable, especially to asymptomatic people who have no exposure to confirmed COVID-19 cases? Alam nyo, gaya na akin sinabi, wala namang pagkakaibang mga doktor sa abogado. Iisang siyensya, ibang opinion. Isa pong opinion yan na huwag na tayo mag-aksay ng panahon sa rapid testing kits. Pero yung kabila naman po, sinasabi, eh kapag positive naman ang resulta sa rapid testing, pwede naman pong i-verify sa PCR. Pero sa ngayon po, dahil wala pa tayong sapat na kakayahan, dahil tayo po ay nagbi-build up pa rin ng capacity ng PCR testing, eh siguro naman walang mawawala kung ira-rapid testing natin yung gustong magpa-rapid testing at yung mga positive, ipa-verify natin through PCR. Okay. Ito ang sabi na eh. Sabi ko kasi nung una, nung napakinggan ko itong second wave, sabi ko, malabo yan. Parang napaka-OE naman kaagad. Ay, salamat oy, nagbigay ng $20. Thank you, Jobert the Good. Samaritan ba ito? Hindi. Jobert the Good. $20. Palakpakan! Ayun ha. Anyway. Balik na muna tayo. Huwag niyo ako masyadong pinapa-excite. Di tayo matutuloy-tuloy niyan. Pero pwede naman. Hindi, eto nga. Nung napakinggan ko kagad yung second wave, sabi ko, ano ba namang klase to? Yung parang imposible naman kagad na may second wave na kagad tayo. Eh kasi, una, kailan lang ho na-lift? Oh, nung Sunday lang. Okay, actually Saturday or Sunday. Saturday ata, na-lift. Yung ating, hindi naman na-lift. Naging modified ECQ. So doon lang dumami ang tao. O sabi na natin, Saturday, Sunday, Monday, dyan na dumami ang tao. Tapos wala pang isang linggo, masasabi mo na kagad may second wave. So sabi ko kagad, ano ba yan, Secretary Duque? Eh kasi nakakaano yan eh, nakakakos ng medyo alarming eh ng konti. Ano, na may second wave na tayo. So iba tuloy, nagpo-post kagad sa FB na, oh may second wave na. Eh, siyempre, alam mo naman ng media, ganyan, yan kaagad ang ipopost. Nakaka-alarm po yan, hindi ho maganda. Pero nung sabi ko nga, sige nga, magbigay ako ng benefit of the doubt na basahin ko nga yung article. Okay? So nung binasa ko yung article, ito ho yung article ha, basahin natin. Sabi ni Sec Duque, actually, asan ka? Asan na yun? Wala na yun ah. Ayan. Ala. Napunta dito. Wait, ito yung sinabi niya. Okay. Actually, nasa second wave tayo. Yung first wave, nag-umpisa. Batay po sa ating mga batikang epidemiologists na ang first wave natin happened sometime in January. Okay? Ulitin ko. Sometime in January. Nung nagkaroon po tayo ng tatlong kaso ng mga Chinese national from Wuhan. Yun po ay kinikilalang first wave. Maliit na wave, ika nga. Pero ngayon, nasa second wave tayo, ay ginawa po natin ng lahat para ma-flatten yung epidemic curve. Okay? So, malinaw. Ang ibig sabihin pala dito ni Sec Duque, yung sinasabing first wave ay noon pa pong nagsisimula ito, yung unang-unang pagdating. Kasi oh, pag sinabi mong, sabi nga ni Lechon, Dr. Lechon, sabi niya nga, ang masasabi mo magse-second wave na kung na-flatten na yung curve, eh wala pang nangyayaring flatten of curve. Kaya lang, confusion na naman to of words eh. Sinasabi ni Sec Duque, nung first wave yung unang pasok. Kaya lang, ang iba, ang definition ng first wave ay yung itong nag-ECQ tayo. So, magkaiba. Naintindihan natin, kay Duque, ang sabi niyang first wave, yung pumasok. Pero siyempre, sa thinking ng mga tao, ang first wave, yung nag-ECQ tayo. Doon ang unang wave, yung talagang dumami na. Okay? Kaya ngayon, sinasabi ni Sec Duque, yung second wave, eh yung first wave pa lang nung iba.
Malinaw? Kaya lang ang gulo eh. Hindi malinaw yun. Kaya medyo nagbigay ng confusion. Eh syempre, alam mo naman ng media, ang pipick upin na naman yan, eh yung second wave lang. Pwede naman sana ang ginawang title, pinaliwanag ni Duque ang ibig sabihin ng second wave. O kaya, kaya lang, syempre, hindi siya interesting, nothing to, hindi mo babasahin. Eh, syempre, kailangan basahin yung article nila kasi sa article nila, merong yung ad eh. So, dun sila kikita. So, kailangan yung kagad ang sabihin. Kaya lang, meron ding parte. Okay? May parte rin kay Sec Duque na medyo sana, since ang alam ng taong first wave ay yung pagpasok ng ECQ o yung pagdami na ng ECQ nung pagdami na nung COVID nung pagsisimula ng ECQ, sana po yun na lang ang tinuring ninyong first wave para hindi magkakaroon ng confusion sa tao. 'Di ba matagal ko nang sinasabi yan na ang DOH medyo mahina sa communication. Ngayon tuloy, nagkakalituhan. Akala ko ba wala pa tayo sa second wave? Akala ko ba sabi ni Pangulong Duterte? Kasi parang yung parang kinonflict niya yung sinabi ni Pangulong Duterte, di ba? Kasi sinabi ni Pangulong Duterte, pag nagka-second wave tayo, pag babalik tayo sa ECQ, di ba? O so ano, ibig sabihin nito, babalik na tayo sa ECQ. So talagang medyo nagkagulo ng konti. Okay, sana kung lahat ng Pilipino nagbabasa ng details at hindi lang nakaasa sa title. Eh, yung problema, mga Pilipino, nakaasa lang sa title. So, alam naman natin, clickbait yung iba. So, nililinaw ko lang ho. Sana, dalawa yan eh. Medyo sabit yung headline ng mga mainstream media, which is understandable. Hindi naman understandable, pero dapat ano na natin yan eh. Inisip na agad natin yan bago pa tayo nagsalita. Kasi ganyan na nga sila eh. Kaya nga dapat maging maingat din tayo eh. Mga opisya natin, dapat mag-ingat eh. Pangalawa, napakahina naman ng communication ng DOH. Dapat, bago nagsalita si Duque ng ganyan, naglabas kagad siya ng graph, ng memes. Simple lang eh. First wave, noong January. Okay? Second wave, noong nagsimula yung ECQ. Tapos ngayon, observing. Sabihin na natin, nag-o-observe for flattening of the curve, sinasabi nila. Tapos, third wave, hopefully hindi na tayo umabot doon. Sana man lang may malinaw na meme eh. Ang hina naman ho kasi na ito ng DOH. Baka naman, sino ba talagang communication nyo dyan? Eh, uy, naku, ang dami na nagbigay. Sorry, di ko nakita. Pasensya na. Ay, ito to pala. Okay lang, updated. Ayoko namang sabihin hindi binabanggit eh. Ayan. Marami pong salamat. Wait lang. Ayan. Uy, si Tuxedo Bacon. Ha? Si Fit. 2,000 yen. Palakpakan. Laki niyan, ha? Ano din yan? 1,250. Tama ba yun? O, 1,000. Something ganun. Ewan ko po. Tama. 1,000. Marami pong salamat. Thank you po. Palakpakan mo kayo. Wait. Ha? Okay. Sinisigurado lang natin. Okay. Salamat. Baka mamaya may nakaligtaan tayo kasi binasa ko kasi yun eh. Anyway, yun na nga. So sana po, itong DOH medyo naman umayos-ayos ng konti. Kasi nalilito yung kabayan natin eh. Kesa na maliwanagan, lalong nako-confuse eh. DOH naman, ang tagal yun na dyan. Diba, alam ko pa nga, matagal na to si Duque dyan sa DOH eh. Alam ko nung unang mga... Ang alam ko ha, naging health secretary na to doon eh. Bakit ba naman ngayon eh, ganyan pa rin? Ay nako, gako. Ay nako naman, Duque. Sec Duque, please naman, parang awa mo na. Ha? Communication is very important ngayon. Nakita nyo nga po yung... Kung hindi nyo pa po napapanood, panoorin nyo po yung video ko na sana, sabi ko nga eh, infograph po, hindi meme. Kaya dapat din meme kasi yung infograph medyo Frankenstein ha. Tama ka naman din. Kaya lang, minsan kasi yung infograph medyo yung style no ganun, medyo formal masyado eh. Alam naman natin eh, wag na ho tayong kailangan nating tanggapin na marami po talaga sa atin, sa kababayan natin, picture-based. Pag nagtingin, kailangan may picture. At hindi lang, para sa kaalaman ninyo,
Yan ho ay human nature. Bakit to? Kaya nga merong klaseng iba't ibang social media. Bakit pumatok ang Instagram? Bakit pumatok ang TikTok kesa sa Twitter? Kasi ho, ang Twitter more on language, use of words. Yung TikTok at saka Instagram more on pictures and videos. Ang tao kasi talagang talagang doon sila sa pictures saka videos mas nai-inform o mas gusto nilang tingnan, mas gusto nilang basahin. So dapat marunong mag-adapt ang mga ahensya ng gobyerno. Hindi ko ba maintindihan bakit ang ahensya ng gobyerno panayang English? Sino ba kausap nyo? Amerikano ba? Ambira naman kayo. Matatalinong Pilipino ba ang kausap ninyo o yung mga may pinag-aralan? Alam nyo naman eh. Yun nga may mga pinag-aralan, medyo mahina na sa understanding eh. Dapat to maraming picture. Sorry ho, pero yan na ho yung katotohanan na dapat tinatanggap na ho natin na tayong mga Pilipino, hindi ko sinasabing huwag tayong umangat ha, pero dapat tanggapin na natin, marami ho sa ating kababayan na medyo mahina ho sa pag-unawa. So bilang gobyerno, dapat tayo ang umilalim sa kanila. Dapat tayo ang bumaba sa kanilang level para mas maintindihan nila. Kaya nga, ang daming hindi makaintindi. At isipin mo ha, meron nga ako nakita, ang haba-haba ni sinabi ng governor ng Cavite, di ba? May sinabi siya doon, sarado ang ganito ha. Tapos biglang may mga pupunta pa rin ng mall. Aba, ano doon ang hindi mo naintindihan? Sarado nga eh. Alam mo yun, dapat talaga malinaw eh. Kasi kung hindi, magkaano ng confusion ito sa tao. Eh tapos ang hilig pa ng mainstream media, baluktutin ng mga istorya. Baluktutin ng mga headline ng mga government, diba? Ng ating gobyerno. Tingnan mo nga, kaya nga diba sinabi ko doon sa video ko, sana panoorin nyo po ah. At i-share nyo po. Kasi oh, naiinis talaga ako eh. Dapat sinasampulan na rin ng gobyerno natin itong mga fake news na mainstream media. Hindi na ho kasi sila natatakot eh. Hindi na ho sila natatakot na labas sila ng labas ng, alam mo yon, may slight truth. Ang tawag dyan, salsal eh. Yung slight truth, pero ang totoo, eh medyo gusto nilang hindi maintindihan ng tao. Kailangan nilang i-confuse yung tao. Kasi nga, pag i-confuse mo yung tao, magbibisit sa page sila, magkiklik. Eh ang problema, ang daming pasaway din sa tao na basta na lang naniniwala. Eh sana rin, eto, panawagan ko din sa ating mga kababayan, ha? Panawagan ko sa ating mga kababayan, pag nakabasa ho tayo ng headline, huwag tayong maniniwala kaagad. I-click ho natin, no choice tayo, para mapanood natin sila, ha? Eh, dapat, ito po ang ating gawin. Basahin natin. Sorry, na-distract ako nun sa isang comment eh. Ayun po. Kasi sabi nito, anong reaction mo sa post, sa IG post ni Angel Locsin na may threat kuno kina Kim at Chu at iba pang artista? Pag-uusapan natin yan. Ito, pag-uusapan nun natin yan sa susunod nating topic. Ito. Ayan, may Google naman na pwedeng puntahan. Actually, diyan nga ako na hindi ko maintindihan eh. Hindi ko alam kung ang mga Pilipino tamad mag-research o mahina talaga. Minsan pareho. Di ba o? Correct ka, Banat Bay? Dapat Tagalog na lang para mas maintindihan ng nakakarami, para maiwasan ng miscommunication kasi may language barrier pag English. Hindi ko nga alam kung nag-i-English to mga government official para sabihin nila na matalino sila. Ha?